Gagawin po natin ngayon ay mag-disassemble at assemble ng internal parts ng system unit ng computer. So, tanggalin natin una itong side case kasi nasa loob nito yung internal parts ng computer, system unit. Para matanggal itong side case, tanggalin natin yung dalawang screw dito sa likod. I-counterclockwise lang para matanggal yung screw. Ayan. Kailahin. Ito na yung internal parts. Para matanggal natin ito, sunayin natin ang power supply. Kasunod niyan yung mga drives, LED drives, hard disk drive. Pagkatapos na yan yung motherboard. So ito yung pinakahuli. Pagbalik natin mamaya, assemble, ito yung una, saka drives, saka power supply. So ganun lang. So para matanggal natin una yung power supply, tanggalin natin yung apat na screw sa likod. Counterclockwise lang para matanggal siya. Counterclockwise lang para matanggal ang screw. Ayan. Counterclockwise lang ulit. So, apat ang screw sa likod para matanggal ang power supply natin. So, matapos niyan, may mga cables na nakakonek doon sa motherboard at saka sa drive. So, para matanggal natin yan, ilahin natin itong supply ng hard disk drive. So, side to side, tapos ilahin lang siya. So, ganun. So, ito na. Then, yung supply ng hard disk drive, yung SATA power port. Ayan, side to side. Dito siya. Then, yung four pins supply ng motherboard. Okay natin. So may lock ito. I-press lang ang lock para angat yung lock saka matanggal at saka hilahin lang siya. Kasi pag bigla mong inubot siya, hindi siya matanggal kapag hindi mo na i-press itong lock na to. So ito siya. Tapos niyan, yung pinaka main supply ng motherboard. So meron lock dyan, i-press lang, then ihilahin side to side para matanggal siya. Ayan, meron siyang lock o. Ilahin lang siya. Ayan, pagkatapos niyan, pwede mo nang tanggalin yung power supply. So ito na yung power supply natin. Ilagay natin ito dito para ma-organize ang arrays ng mga parts. So pagkatapos niyan, itong CD, DVD drive player. So mayroong data cable. So ang gagawin natin, hawakan natin dyan. Pagkatapos, ilahin sa side to side. Yan, so matanggal, ito yung tinatawag na IDE data cable. So ganun din sa motherboard, side to side, ilahin. Yan, tanggal na siya. Hawakan natin dyan. So para matanggal natin ang IDE drive, so may dalawang screw. Counterclockwise lang. Counterclockwise. Para matanggal yung screw. So, ang screw ng IDE drive, maliit ang thread. I-compare natin yung thread ng power supply. So, yan. Malaki ang thread ng power supply at saka itong hard disk drive. So, maliit ang thread nitong isa. So mostly maliit ang thread ng IDE DVD drive at saka itong motherboard. Counterclockwise. Yan. So matapos niyan, saka natin hilahin siya palabas. So i-post lang dito sa loob. Post mo siya, saka mo tanggalin dito sa labas ng front panel para sa IDE DVD drive. So yan, tanggal na siya. Lagyan natin dyan. Yan. Ang kasunod dyan, itong hard disk drive. So itong hard disk drive sa table, data cable, nilayan natin. Nilayan lang natin para matanggal siya. Yan na. Sa motherboard, then dito sa hard disk drive. Nilayan lang siya.
andahan lang. So ito na yung data cable ng SATA cable ng hard drive. So para tanggalin ang hard drive, may dalawang screwlet. I-counterclockwise na natin. Pagpihit para matanggal yung screw. So yeah. So malaki ang thread ng hard drive. Malaki siya. So, saka natin ilang dito sa loob ang hard drive para matanggal. So meaning, hard drive dito tinatanggal sa loob, yung DVD drive dito sa labas ng front panel. So ito na yung hard drive at saka SATA cable ng SATA data cable ng SATA hard drive. So pagkatapos niyan, ito namang motherboard. So sa motherboard, ang tanggalin natin itong memory card. So para matanggal ang memory card, i-press ang lock. Press ang lock pababa. Yan, saka mo siya hilahin. So, ito yung tinatawag na memory o RAM, random access memory. Pagkatapos niyan, tanggalin natin itong mga wire connector ng front panel. So USB, hilahin mo siya. Andahan din yung audio, the keyboard, din yung mga front panel doon sa harap, yung power switch, wire connector, receipt switch, wire connector, power lead, wire connector, din itong wire connector. Then pagkatapos yan, itong processor. Para matanggal natin yan, so mayroong muna natin tanggalin ang supply ng processor mula sa motherboard. Hilahin lang sa yan, dahan-dahan lang. Para matanggal itong processor, i-unlock natin itong lock ng heatsink. Yan, so yan, tanggal na siya. Saka mo siya iangat. Hilahin sa gilid at gilid. Yan, tanggal na siya. Dito na yung processor natin. So kanina, para matanggalin siya, kailangan siyang i-unlock saka i-angat dito sa gilid. Iangat sa gilid so para matanggal siya doon sa lock. Ayan. Dito na yung passive active heatsink natin. Diyan. Kasunod yan yung processor. So sa processor naman, i-unlock, may lock siya, lever lock. So kailangan i-line siya pa side saka pa taas. Yan. So meaning naka-unlock na yung lever ng processor. Saka natin tanggalin ang processor. So ito na yung tinatawag na CPU or Central Processing Unit. So sa processor, bawal hawakan ng pin para hindi magkaroon ng short circuit ang ating IC ng processor. So ito na yung processor natin. So yung isa pa, itong tinatawag na CMOS chip. Sa pagtanggal ng CMOS chip, yan, merong lock din dyan, hilahin lang siya. Yan, dito may nakangat. Ito yung tinatawag na CMOS battery. So, pinakalas itong motherboard. So, pagtanggal ng motherboard, meron din yang mga screw. So, ito. Tingnan natin. I-counterclockwise lang para matanggal ang screw ng motherboard. Yan. So meaning apat ang screw ng motherboard. Yan. So pagkatapos niyan, pwede natin tanggalin ang motherboard. So yan. So ito na yung mga internal parts ng system unit. So yan. So yun yung pag-disassemble ng internal parts ng system unit. So ang bawal dito, huwag hawakan yung mga pin na mga nakakonect doon sa IC natin. So yun na. So pag-assemble naman ulit, unahin natin ang motherboard. So, balik natin dito. Ito na yung lalagyan ng
motherboard. So balik natin ang so sa pagbalik niya dapat naka-align dito sa tinatawag na back panel. So yan, naka-align ang mga slots. So yan na yun. Yan. So yung screw natin. Saka natin ibalik yung screw. Lapit mo siya na nut. So sa pagbalik ng screw dapat naka clockwise na siya yung plate ng orasan. Twice lang. Bag natin yung CMOS battery. Yan. Yung processor. Sa processor, sa pag-assemble, yung arrow niya, may arrow siya, di ba? So, pagkalapit ng video na. So, mayroong arrow dyan. Dapat naka-align yung arrow dito at saka arrow dito, dapat magkatapat sila. So, para mabalik natin itong processor, muna i-unlock natin yung lever atas. So, yan yung arrow. Ito yung arrow niya. So, yan. Straight lang. Yan. So, meaning, nakalagay na siya. Saka natin ibalik yung lock niya. Yan. Yan, nakalock na siya. Then, kasunod yan yung active heat sink natin. So, ibalik natin ang active heat sink. Yan. Tapos na siya. So, dito, may slot dito sa lock ng heatsink at saka doon din sa lalagyan ng heatsink slot. Lagay natin itong slot dito sa gitna. Yan. Picture na nakapasok yung lock. Yan na. Ganun din sa lalim. So yan na. So pagkatapos may pasok doon, so itong lock na to i-push natin pababa. So, so yan, meaning nakalock na siya. Diba? So, ang supply ng para sa pan, kunin natin doon sa CPU pan pin connector. Yan. Sunod yan, yung memory. So, dito. So, avoid na hawakan natin yung mga pin. So, sa pagbalik dyan, yung boundary nito, yan o, notches, meron din doon sa memory slot. So, dapat magkatapat sila. So, straight lang, insert, saka i-post. Post sa taas, sa side. Tapos kabila, push. Yan, pagka mag-click siya, meaning nakalock na siya. Yan, side to side lang. Then, kasunod niyan yung mga wire connector. So, na-detail na natin sa mga nakarang video itong mga wire connector. So, sa USB, i-connect natin sa USB port. So, may alignment yan. Pagkabit, para mapasok siya.
connect. Then sa audio, connect lang straight. Then para sa power switch, yung power switch nasa harap, sa taas, sa ilalim yung reset switch. Ito, reset switch. Sa ilalim siya. Straight lang. Then yung ID lead. Then yung power lead, wire connector. Connect natin sa pin connector ng motherboard. So yan. Sunod niyan yung hard disk drive. So ito yung hard disk drive. Straight natin dito. Straight lang. Connect. Ayan. So make sure na yung slot ng screw makita dyan. Hard disk. Ayan, di ba? So yung screw na yung malaking thread. So ito. Ito yung screw ng hard disk. So clockwise pagpihit. Clockwise sa pagpihit. So yan. Meaning naka-lock in na ang disk drive. Then i-connect ang SATA data cable na. Sa SATA data cable may makikita kayo na naka-letter L siya, di ba? Ganun din ang pag-connect dyan. Nakaliter L siya yun. Ayan. So, connect. Liter L. Sunod yung DVD drive. Straight lang. Ayan. So clockwise, connect and screw. Ayan na. So kailangan dalawa ang screw ang hard disk, CD, DVD drive. So data cable. So sa pag-connect na ang data cable, ayan o, merong tandaan dyan. So ito, katapat sila yun o. Saka yung red line, na-connect yan sa pin number 1. Pin number 1, IDE 1. Ito sa ilalim. Ito. 1. So yun, meron dyan natin connect. Strip. Pinipost lang. Strip push. Yan. Ito yung kapinto natin. So, kasunod nyan yung power supply. Ito. So, yung brand name, makikita siya. Saka natin lagay dyan sa taas. Dito. Okay, let's go. Likewise, let's go. Apat na slow. So,
supply para sa supply port ng power port cord dito sa hard disk drive. Ito yung Molex na tinatawag na SATA power cable. Yan, naka-letter L din siya, di ba? So, ganun din doon, naka-letter L siya. Straight lang. Then push. Yan. So, ito tinatawag na Molex port supply para sa DVD drive. So, yan. Tinik natin yung red at saka red ng ID cable. Magkatapat na sila. Then straight. Push. Yan, nakakunit na siya. Then yung 4 pin supply ng motherboard. So merong lock siya, di ba? So yan, pwede na natin i-push yan kahit hindi natin itong i-press. Yan, then ito supply, main supply ng 24 pins ng power supply. Connect natin sa motherboard para mag-function ang motherboard natin. Push. Ayan na. So, ayan na yung internal parts ng system unit natin. So, ayan na yung nakakonnect sila. Pagkatapos niyan, ibalik natin ang side case cover. Push. Screw. Maraming salamat sa panonood ng video tutorial ng YouTube channel ko. Paki-subscribe. Maraming salamat po.